patuloy pa rin ang pagkakaroon ng iba't ibang pagtitipon ng mga Bulakenyo sa tulong ng pamahalaang panlalawigan. Mga paglalakbay upang lumingon sa nakaraan at mapalawak ang kaalaman upang higit pang mapaunlad ang ating lalawigan sa kasalukuyan. Kaya naman, wag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute! Bumisita sa lalawigan ng Bulacan kamakailan ang ilan sa mga kalhok sa 42nd Trip for Southeast Asian and Japanese Youth Program o SEAP. Ang programang ito ay inilunsad ng Japan Government kasama ang partisipasyon ng mga bansa sa ASEAN. Layunin ito na paliwigin ang magandang relasyon at magkaugnay na pagkakaintindihan ng mga bansa sa Southeast Asia at sa bansang Japan. Kanilang binisita ang bawat opisina ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan at namili sa Pasalubong Center. Idinaos ang 6th School Hydrological Information Network Conference kamakailan sa 8 Waves Water Park and Hotel San Rafael, Bulacan, kung saan muling nagkaroon ng iba't ibang programa para sa mga mag-aaral na nagbigay impormasyon at nagbigay saya sa bawat isa. Ilan sa mga ito ay ang audiovisual presentation, rights and protection of children, shine presentation, shine dynamics kung saan nagkaroon ng quiz bee, at sa huli ay ang iba't ibang water pool activities. Kamakailan ay nagkaroon ng seminar patungkol sa Tourism Awareness for Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection o TAPCOP. Dinaluhan ito ng mga pulis na nagmula sa iba't ibang presinto ng lalawigan ng Bulacan. Layunin ng seminar na ito na higit pang bigyan ng kaalaman ang Philippine National Police o PNP sa kanilang gampanin sa mga problema. Gayun din ang wastong pag-assist sa mga turista at higit sa lahat ang kaalaman nila sa kanilang gampanin sa industriya ng turismo. Sa akin dito sa Tourism Elite, pagdating sa criminality, you are doing it. We have to be strict. Alang pambayad, alang papalit sa buhay. So it is a responsibility of the government. At kayo po yung kasama sa buwan. You are the implementer. Kayo ang merong one legal authority. Ang talaga pong mandated by law ay kayo. Pag kami disiplina po, lahat ng iutos natin, lalo na mga pulis, susundin. So sana, maasahan po natin kayo. Sa pangunguna ng Bulacan Saling Lahi Incorporated, ipinagdiwang ang 116 na taong anibersaryo ng labanan sa Pasong Tirad. Ito ay upang gunitain ang kabayanihan ni General Gregorio del Pilar at ng kanyang mga kasama. Tatlong araw isinagawa ang paglalakbay sa Ilocos Sur na tinawag nilang Biyaheng Tirad Pass. Unang araw pa lamang at bago simulan ang biyahe ay nagkaroon muna ng maikling oryentasyon na ginanap sa Barasin Church, ang tinatawag na First Capital of the First Republic. Kasunod ay ang paghinto sa tinatawag na The Last Capital of the First Republic sa Bayambang, Pangasinan. Maaga ng ikalawang araw ay sinimulan ang pag-akyat sa dambana ni General Gregorio del Pilar kung saan ay nagkaroon ng pag-aari ng bulaklak, panalangin at pag-iilaw ng kandila. Ikatlong araw ang paglisan ng mga manlalakbay sa mismong bayan ng Gregorio del Pilar at ang inilaang oras din ng pamamasyal sa Bigan City at pagbalik sa Bulacan. Sa tatlong araw ng paglalakbay ay nakamit ng mga nagsipaglahok ang makabuluhang kaalaman ukol sa labanan sa Pasong Tirad. Naging matagumpay muli para sa ating mga Bulakenyo ang naganap na 51st Annual PAMET Convention sa temang Redefining the Profession, Reshaping the Future na ginanap sa Manila Hotel kamakailan. Dito ay muling nakatanggap ang lalawigan ng Bulacan sa ikalawang pagkakataon bilang Most Outstanding Chapter. Ngayon po ay aming tinanggap ang isang napaka mataas na kalangalan bilang Most Outstanding Chapter sa taong 2016. Kaya po namin nakuha ang award na ito sa pangalawang pagkakataon dahil po sa aming mga kakaibang mga programa at mga patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kalalawigang Bulakenyo. Lubos po ang aming pasasalamat sa aming mga miyembro na patuloy na sumusuporta sa lahat ng mga aktibidad ng chapter. At syempre po, nagpapasalamat din po ang chapter sa ating mahal na gobernador na patuloy din po siyang sumusuporta sa programa ng PAMET. So mabuhay po ang PAMET Bulacan Chapter at mabuhay po ang mga medical technologies ng Bulacan.